pwede natin isulat na direkta yung sinasabi natin na tayo magtapon, ding, ganun. Pero pwede rin tayong, dahil creative naman tayo mga tao, pwede tayong gumulubikha ng mga phrases na refleksyon ng damdamin at kaisipan ng advocacy na ito. So, ayun, ganun ang advocacy writing, no? Yung pagsusulat, nandiyan naman lahat yung words eh. Tulad ginawa na natin dito, na ganun na tayo, nag-digest ng mga words, no? Nagpatuhan tayo, nag-release tayo ng mga words na maaaring magamit natin para sa pagsusulat. Ang dami-dami, ang daming phrases na binigay. Yung there is life, di ba? May buhay. Sa madami, dami yung pwedeng pagugutan. So, ngayon, sa pagsusulat talaga ng advocacy, kailangan talaga natin magkaroon ng awareness. Alam natin yung issue at naiintindahan natin paano na natin maintindihan. Siyempre, kailangan tayo mag-research, kailangan tayong magbasa, unawain, at immerse yourselves doon sa sitwasyon. Para pag nagsulat tayo, magkaroon tayo ng credibility. Kasi importante rin yun eh. Nagsusulat ka na ng kanta, eh, tapon ka rin naman ng tapon. O kaya, sinulat mo lang kasi yun na, wala na. Wala ka ng pakialam. Parang ganun. Basta ako nagsulat. Hindi. Kailangan, yung immersion natin ay tuloy-tuloy. Kumbaga, hindi ka naman pwedeng advocate ng isang bagay na ikaw mismo ay hindi kasali. So, yung nakita niyo rin na video, yung ginawa kanina, na tinanggap ko rin yun dati, ano ako eh, dati ambassador for Riverbeds. We were Philippine Rivers, ng DNR. Hindi ko alam kung gano'n ganun pa rin. Pero, hindi naman nila sinasabi ka rin, hindi na eh. Pero, kaya yung involvement ko sa DNR, karang gano'n din. Ang dami, hindi lang DNR, yung Pasig River, yung isa, Sagip Pasig, naging yung Sagip Pasig, naging Sagip Ilog Pasig, naging Sagip Ilog Pilipinas. So, lumaki, lumawa. So, ganun, kailangan, nandun ka. Kasi, active yung participation mo, hindi lang yung tatamo. Active yung participation mo, kasi kailangan mo rin yun. That's why, yun yung importansya ng inclusion. Kasi, dapat na-experience mo, because it will be easier also for you to write kung nandudun ka na sarili mo. Okay, anyway, so basically yun yun at kailangan natin na mas mahabang panahon dahil ang gagawin natin ngayon, babalikan natin yung mga sinulat natin. So go back to your collaborator, your teammate. Balikan niyo yung sinulat ninyo, melodies. At yung lyrics sa atin kanina na walang kwenta, nalagyan natin ng kwenta. Ang ilalagay na, gagawin na natin siyang kung kaya natin gawin ng full song, no? Meron na siyang forma, pwede na siyang standalone na kanta. May verse, may chorus. So anyway, at ang gagawin, ang topic natin ay ito pa rin. Yung tungkol sa advocacy na ito. So, babalikan lang natin. Babalikan natin ng totoong lyrics. Yung